Hi guys! Welcome and welcome back to my channel. So, it's me again. So, for today's video, ay i-review natin ang isang bagong application. So, bagong-bago, hot na hot, sa Google Play Store na nagpapautang up to 80,000 pesos. Ayan. So, sabi dito, high loan amount and approve in just minutes. Get full amount, no extra fee, and long payment term up to 12 terms. 8+ million users without collateral, and we will get the loan. So before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. And of course, mapabilang din kayo sa mga upcoming na pag-giveaways natin. Alright guys, so welcome and welcome back to my channel. So in this video, ay re-review natin ang isang lending application na nagpapautang up to 80,000 pesos. So bagong-bago to sa Google Play Store. Ayan, kapapakita pa lamang. So sila ay nagpapautang up to 80,000 pesos and meron silang 4.3 na stars and 1K reviews. So talagang bagong-bago siya guys. So ang lending application na ito guys ay si Easy Borrow and Easy Money by Wing of Integrity Lending Corporation. So Wing Integrity Corporation, medyo kapamilya niya si Benny. Ayan. So mukhang parehas sila guys. So upon downloading guys, syempre sa permission. So permission sa ating call information, SMS information, personal information, financial information. Ayan. So maraming information. Ayan. So maximum loan amount of 80,000 pesos. And loan success rate, ayan nila, is 85%. So madalang ang mare-reject dito ayon sa kanilang application. Click natin yung apply now para makag-proceed. So, magbibigay tayo ng phone number kasi nga magbibigay sila mga OTP, ganyan. And after which guys is yung password. Ayan, and babalik tayo sa kanilang dashboard and click ulit natin yung apply now. And then, after which guys is yung access sa ating location, sa ating phone call, sa ating SMS. So, hindi na yung bago guys sa mga kaya kong utangera, ganyan. So, manood lang kayo guys, patapusin ang video ito para makita natin kung aux ba sila or hindi. And after which is ating mga information na. So, first is yung gender, birthday, marital status, education, residential address, detail address. Ayan, and yung Facebook natin, though optional naman siya. So, optional, and then alternate mobile number. So, second na phone number, ganyan. So, click natin yung next step. So, sila, no, kailangan sila ng 5. Ayan. So, 5 na contact references. Click natin yung next step kung done na tayo. Ayan, dito naman tayo sa ating facial recognition. So, facial recognition sa pa-selfie ni Mayor. Ayan. So, start detection. So, no mask, no hats. So, may ano silang mga nilalagay na mga guide kung paano tayo mag-selfie. Ganyan. So, after which guys is yung ID. Ayan. So, type of ID na pwedeng gamitin sa kanila. UMID ID, passport in ID, driver's license, SSS, and yung ating postal ID, voters, PRC, GSIS, and yung OWA ID natin. And added din dito, national ID and PhilHealth ID. Ayan. So, after natin ilagay yun, guys, ay hindi siya nag-automatic na capture. So, kailangan ilagay yung ating ID number, last name, first name, middle name, ganyan. And yung ating ID na nakahawak yung ID sa atin. After that, guys, is meron silang confirm certificate information. So, i-confirm nila kung mga nilagay daw natin is correct ba, ganun. And after which, guys, is yung ating work information. So, work information sa ating occupation, monthly income, payday, mail, company, organization, ganyan. So, hindi na yung bago, guys. So, talaga na lang natin, guys, yung mga kailangan nila para mag-push through na tayo, ganyan. So, after which is yung ating withdrawal channel. So, sa kanila guys, IE wallet lang ang pwede na ilagay natin as withdrawal channel. So, click natin yung submit if done na tayo sa lahat-lahat. Then, dito na makikita natin yung utangin natin. So, yun ang pinaka-importante sa exciting part. So, ito na siya guys. Charan. Yan. Kita niyo ba yan? Laki.
ang laki. 3,500 to 5,000 pesos ang pwede nating utangin sa kanila. But, sabi dito, lending institution, easy borrow, actual amount received is 2,450 pesos to 3,500. Amount due maturity, 3,500 to 5,000. Payment is 7 days na naman. So, easy borrow is 7 days lamang po. So, hindi siya 180 days or 30 days man lang. So, 7 days. Ayan. And in here, ay makikita natin dito yung sabi dito na loan agreement. So, nung na-click ko siya guys, is blanco. So, siguro kasi bago nga siya, on process pa lang ganyan. So, click natin yung payment days. Kasi sabi dito installment nung pinaka-first is installment daw siya. So, makikita natin dito na step 1. Ayan, requires repayment before 26 day of July. It only requires paying step 1, 3,150 to 4,500. Step 2 is 175 to 250. So, para siyang installment. So, installment ang ginagawa natin dito, guys. Dito, after 7 days, magbabayad tayo. Then, after 7 days again, magbabayad. And after 7 days, magbabayad. Pero, ang pinaka-first na payment natin is 7 days. So, next is August 15, and then next is September 16. So, after how many days? Compute, comment down below. Ayan. But, yung first na payment natin is 7 days po talaga. And, ang babayaran natin is almost pay yung ating principal. So, ganun po guys ang easy borrow na loan application. So, pag okay sa atin is click yung get loan. Pero for me, is inekis ko siya kasi medyo magulo. Hindi ko siya mare-recommend sa akin. Ayan, so nasa inyo guys kung pwede nyong itry. Ayan. Ang kagandahan kay easy borrow, ayan, hope na totoo to. Pag i-click mo daw yung tao sa baba, yung mine, yung account mo, is mapupunta ka sa, nakikita nyo yung data deletion. So, pwede nating i-delete yung account natin dito. And hopefully na madedelete talaga yung mga information natin dito, mas lalo na yung mga IDs natin. Ayan, so that's it my video for today. And I hope na nakatulong sa mga naghahanap ng utangan and naghahanap ng review tungkol kay Easy Borrow. So, thank you for watching guys and see you on my next one.